Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ialay po sa ating Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ibalik mo kaming muli sa iyong piling at upang ganap na pakinabangan namin ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, hubugin mo sa iyong aral ang aming kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilin lang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon,
hindi ka magkakasala dahil sa Kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid ang kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan. Sa'yo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihang kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan,
Halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa ng likhain ang sanlibutan, sapagkat ako ay nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y ay may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matutuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, dugtungan nyo nga po, nasa Diyos ang awa. Ulitin po natin mas malakas. Nasa Diyos ang awa. Ayan. Pamilyar na pamilyar po tayong mga Pinoy dito sa mga katagang ito. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Bakit? Kasi itong katagang ito, kaya siya malapit sa ating puso, binibigyan ito tayo ng pag-asa. Pag-asa na kapag tayo gumawa ng gumawa, kumilos ng kumilos, nilalagyan natin ng pagkilos yung ating pananalangin, umaasa tayo na sa dulo ng ating paggawa, kakaawaan tayo ng ating Diyos at pagbibigyan po ang ating mga dasal. Kaya nga, di ba po, ano yung mga ginagawa natin para maawa ang Diyos sa atin? Ang iba po sa atin, nakaluhod na naglalakad dito sa gitna ng altar para madinig ng Panginoon yung kanyang panalangin. Ang iba po sa atin, nagtitirik ng mga kandila. Nang sa gayon, madinig din ng Panginoon yung ating mga dasal. Ang ilan po sa atin, araw-araw nagsisimba, araw-araw na nagdadasal. Ang iba pa nga, nagtitika, nag-aayuno, nagbabawas ng pagkain. Tayo gumagawa, nag-aalay ng ilang sakripisyo, ilang pagtitiis, nang sa gayon, kaawaan tayo ng ating Diyos, madinig niya yung ating mga dasal at pagbigyan tayo sa ating mga hiling.
Kaya nga totoo yung sinasabi nating nasa Diyos ang awa, nasa ating mga tao ang paggawa. Marami pa po tayong maiaalay na sakripisyo, lalo na ngayong panahon ng Kuwaresma, ngayong pinaghahandaan natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Subalit mga kapatid, ito ang pakatandaan. Ang ating mga pagbasa sa araw na ito, hindi lamang hinihiling yung ating mga pagtitiis, hindi lamang hinihingi yung ating mga sakripisyo. Diba pag naglakad ka riyan, kapag nag-alay po tayo ng kandila, nagpagutom tayo para sa ating sakripisyo, ang nakikinabang sa ating sakripisyo ang ating mga sarili. Lumalago yung ating pananampalataya, yung ating relasyon sa ating Poong Jesus Nazareno. Subalit, sinasabi ng ating mga pagbasa sa araw na ito, kung tunay ang ating pagbabago, kung tunay yung ating paghahanda sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Poong Jesus Nazareno, dapat itong ating pagtitiis, itong ating mga sakripisyo, matutuhan din nating maibahagi sa ating mga kapwa. Ano yung narinig natin sa ating ebanghelyo? Ang mga nagugutom, pakainin. Ang mga nauuhaw, painumin. Ang mga dayuhan, ang mga hindi natin kakilala, patuloyin sa loob ng ating tahanan. Ang mga walang maisuot, bigyan natin ng pananamit. Ang mga may sakit, ang mga nasa kulungan, ating bisitahin. Sana kung tunay yung ating paghahanda sa pagkamatay ni Jesus sa krus at kanyang muling pagkabuhay, itong mga sakripisyo natin, sana hindi lang tayo ang makinabang. Lalabas tayo sa pintuan ng ating simbahan. Marami na po sa atin ang sasalubong at mamamalimos. Gaano natin sila kabilis mabibigyan ng ating kaunting bariya? O ang ibibigay lang natin sa kanila, irap. Mamaya na lang, may pupuntahan pa ako. Wala akong bariya, sensya na. Kaya natin maglakad dito, kaya natin magtirik ng kandila, kaya nating magpagutom. Pero bakit paminsan pagtutulong na tayo sa ating kapwa, parang natatagalan tayo? Ano ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo? Nang gawin mo itong mga bagay na ito sa pinakahamak na kapatid ko, ginawa mo na ito para sa akin. Mga kapatid, itong mga mamunting sakripisyo na ibibigay natin sa mga kapatid nating naghihikaos, sa mga kapatid nating kapuspalad, yan daw inaalay din natin kay Jesus. Sapagkat ang ating Poong Jesus Nazareno, buhay na buhay dito sa lupa, sa mukha ng mga kapatid nating nasa laylayan. Sila po yung extension. Kaya nga kung nais nyong paglingkuran ng ating Poong Jesus Nazareno, kung nais nating pagsilbihan ang ating Poong Jesus Nazareno, hindi lang po sana dito sa loob ng ating simbahan, hindi lang po dito sa Quiapo, sa mga magpupunas ng sapatos natin sa jeep, andyan ang Poong Jesus Nazareno. Sa mga makikita nating pilay na nakaabang dyan, nag-aabang sa ating mga limos, iyan po ang mukha ng ating Poong Jesus Nazareno. Hindi lang makikita ang Nazareno dito sa loob ng Quiapo. Nandiyan din siya sa mukha ng mga kapatid nating nasa laylayan ng ating lipunan. Kaya mga kapatid, sa mga susunod na araw, hanggang dumating tayo sa Semana Santa, kung saan ang ating Poong Jesus iaalay ang buhay sa krus, ito po ang maalala natin. Ang pagmamahal natin sa ating Poong Jesus Nazareno ay huwag lamang iparamdam dito sa loob ng ating simbahan. Iparamdam din natin yung ating pagmamahal sa Kanya, pati sa mga kapatid nating nasa sulok ng ating lipunan. Amen.
Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Panginoon ang misteryo ng kaharian ng Diyos sa mga taong buong pagmamahal na kumakalinga sa mga dukha at nagugutom. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang tahanan para sa mga naliligaw ng landas, ulila, mahihina at bigo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mayayamang bansa naway taimtim na magsagawa ng mga hakbang upang makatulong sa pag-unlad ng mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napariwara at mga itinakwil ng lipunan naway maakit sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga tahanan, lugar ng hanap buhay, at sa pamayan ng ating kinabibilangan, naway maipalaganap natin ang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mga kapatid, sa ilang sandali ng katahimikan, ating ilapit sa ating Poong Hesus Nazareno ang mga natatangi nating kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nababatid namin ang iyong walang hanggang pag-ibig para sa lahat ng tao, kaya may pagtitiwalang inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Sa ngalan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang kalako, sagkat aking mayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming paghahain, upang sa iyong pagtataguyod ay pabanalin nito ang aming pamumuhay at ipagkamit kami nito ng iyong awa at kapatawaran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Sa mga hindi makaluhod, ilagay po natin ang ating mga kanang kamay sa ating dibdib. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot niya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection bukas, February 28, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Ang lahat ay inaanyayahan din sa ating healing mass and service na sa darating na March 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo ngayon sa iyong banal na piging, nawa ay makapakinabang ang buong pagkatao namin upang ang iyong kaligtasang dulot ay aming kamtin at ang kagalingang kaloob mo ay ganap na tamasahin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyoko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.